Hello, good morning. Welcome back to my channel. Yay! So guys, for today's vlog, ipapakita ko sa inyo kung paano ko pinapakain yung baby and Mishka, and bibigyan ko din kayo ng update about kay Bailey, yung golden retriever ko, kung buntis na ba or hindi. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung ginagawa ko ng pagpapakain ko sa kanila. And pagkagising ko pala sa umaga, yung una ginagawa ko is binibigyan ko ng tubig si check ko kung may tubig pa si Mishka, and binibigyan ko ng tubig si Bailey. And next is binibigyan ko nito si Bailey and Mishka Alaska premium fish oil. Ayan, hindi makita. Ito ay para sa coat nila, para maging shiny and maging healthy yung itsura ng coat, and para din sa heart, and actually madaming benefits to sa kanila. So binibigyan ko na isang piraso every, and ngayon ipakita ko sa inyo yung kung gaano kadami binibigay ko sa kanila na dog food, tapos yung hinahalo ko sa dog food. Pasensya na kayo sa background ko. So ito. Ayan po. Yung ginagawa ko is pasensya na kayo sa ugasin. Ginagawa ko is ito na binibigyan ko sana ng apat na tackle nito. Apat kay Billy, tapos apat kay Mishka. Siguro nagtataka kayo bakit apat lang. Dati, madami akong pinibigay sa kanila, kaso hindi nila nauubos. Siguro na nauumay sila na tignan yung pagkain. Kaya ginawa ko, may nagsabi din sa akin na konti lang. Tapos since mga adult na sila, twice a day ko na lang sila pinapakain. Kasi mga adult na sila, wala na silang development. Unlike sa pagpapi pa, under development stage pa yung puppy, so kailangan lahat ng nutrition andon, just tama yung pagkain. Tapos minsan pag may ulam, hindi man minsan, lagi, kasi hindi sila kumakain pag walang ulam. So yung ginagawa ko is hinahaluan ko ng chicken or isda or anything na walang masyadong seasoning, walang masyadong basta seasoning, mga vetchin. Pero dito sa bahay namin, hindi naman kami gumagamit ng vetchin, asin lang. So yun, itong isda, hihimayin ko lang itong isda, tanggalin ko yung mga bones, yung mga buto-buto, yung tinik, tapos ihahalo ko dito. Tapos yun, ganun lang. Tapos ibibigay ko kay Bailey and Mishka. And yun lang naman. So mamaya, sa next video na to, is sa following video, ipakita ko sa inyo yung update kay Bailey about sa pregnancy niya. So tara. A few minutes later. So ayun, ipakita ko sa inyo yung progress ni Bailey, yung kumusta siya sa kanyang pagbubuntis, and sabihin ko din sa inyo kung ano yung mga early signs kung paano niyo malaman na buntis yung alaga niyong aso. So ayun si Bailey sa likod ko. Hello Bailey! So ipakita ko sa inyo. So, ayan si Bailey. Medyo basa siya ngayon kasi naulanan siya doon sa labas, kaya pinasok ko. So yung pinakauna na sign na malalaman nyo kung buntis yung aso is yung nipples niya. So check natin yung nipples. Bailey, check na yun. Magra na yung nipples ni Bailey. Magrecord kasi. So hindi ito yung usual na nipples ni Bailey. Hindi ang pinasyang namaga. Tapos ang pangalawa na sign, ay huwag kang magulit. Is ayan, oh nakita niyo yung ano, ay sadet lang kay si ano, makulit kasi to Bailey.
Ayan guys, yung ano niya, dito niya, medyo lumaki na. Although, hindi naman siya talaga maano. Pero yung dito sa middle part ng mga nipple niya, parang may linya na dito. Tapos, pag nakaganyan yan, ayan o, oh, para siyang may ganyan. Ay, Bailey! Bailey, ayun kay Bailey. Kaya itong ipakita natin sa kanila, Bailey. Ayan guys, para siyang... Ayan o, oh, para siyang may linya dyan sa gitna. Hindi niya makita kasi. Malikot kasi ito sa Bailey. Bailey! So, ayan guys. Ayan, ayan. Kung napapansin niyo, may ano sa gitna. Tapos, medyo... namaga yung ano yung sa may around ng nipple. So, hindi niyo makita kasi makulit si Bailey. Tapos yun yung mga early signs ng pagbubuntis ng aso. Tapos isa pa, magiging ano sila, clingy sila. Mas magiging clingy sila kagaya nito, oh. Shh, Bailey. Gusto nila himawa. Sila, na ganyan-ganyan. Yan, mas gusto nila ng ganyan. Sana all. Kasi, yung whore about daw yan sa hormone. Hindi ako sure, basta part yan ng pagbubuntis. And para makasigurado kayo na buntis talaga yung aso nyo, as early as 3rd week or 21 days, pwede nyo nang ipa-ultrasound yung buntis niyo na aso or kakastad niya aso 21 days from sa last stud niya. So, makikita yan yung heartbeat ng puppy, maano sa aparatos na gagamitin ng doktor. Yung heartbeat. Tapos, pag mga day 40 pataas, yan, makikita nyo na, malalaman na ng doktor kung ilan yung puppies kasi may mga bones na daw na makikita. Ganyan. Si Mishka dati, pina-ultrasound ko, mga 45 days na yun. Kasi wala nakita na bones kasi nag-false pregnancy. Kaya yun. Si Bailey, siguro ipa-ultrasound ko siya after 45, on her 45th day. Ang kanyang pagbubuntis. Shh, Bailey! Ngayon pagbubuntis. So, ito kasi si Bailey, maharot kasi to. So, na-compare namin yung usual na ugali niya sa ugali niya ngayon na medyo, ano na siya, relax na siya, medyo kalma na siya. Madumi siya tignan kasi hindi ko pa yan pinapaliguan mula nung na-stud siya sa third stud. Paliguan ko yan after pag mag 1 month na siya para safe talaga. Bailey! Shh! Bailey! Bailey! Naog! Dire. So, ayan guys. Pag andito yan sa loob kasi hindi yan makatulog kasi madaming distractions. While whereas pag nasa labas siya, andun siya sa cage niya. Nakaan lang yan, matulog lang yan lagi. Which is advisable dapat sa mga nagbubuntis na aso. So, yun lang yung pinaka-update natin guys sa pregnancy ni Bailey. And I really hope and pray na talaga magbuntis siya and mag-positive siya. Kasi para, Bailey, maka-ano tayo ng blessing. And kung madami yung anak ni Bailey, mag-ibigay ako ng isang puppy sa isa sa mga TikTok followers natin or kahit subscriber dito sa YouTube. So guys, to show your support kay Bailey and Mishka, we are asking don't skip ads para Bailey, akin na yan. Don't skip ads para din yan kay Bailey and Mishka and para support niya sa amin. So yun guys, let me know kung ano yung, if baka may mga tanong kayo na gusto nyo malaman about sa pagbubuntis ng aso. Baka alam ko yung sagot. Bailey! Baka alam ko yung sagot.
I'll try to answer them as much as I can. Bailey! Bailey! So, ayan. So, yun lang guys. Salamat sa pagkakanood. See you on our next video. Ito nga pala si Mishka. Oh. Ayan si Mishka. Tulog na tulog. So, bye-bye!